Hindi po gumagalaw ang panahon natin. Angat. Wow! Oh no! Tulad lang din po natin sa ating katawan. Yan, no, itlog. Hello! Kumaingay! Ano nangyari sa'yo, Tati? Ano mo naman? Shh! Kumaingay! Ano na dyan, ha? Kumaingay! Kuya mo! Fit na kayo, ha? Hello! Hello kayo, Sam! Nagbabayangan sa resina to! Nagbabayangan! First time ko maglaro ulit dito sa Makati. Parang nalimito ko na maglaro. Hello, mga pinpunero. Dito ulit tayo sa Makati. Pagkasama ko si Chris. Ngayon, after 4 months, ngayon lang ulit siya makakalaro ng table tennis. So dahil after 4 months siya bago makalaro, magba-back to basic kami na practice ngayon para hindi mo siya mabigyan. Sa table tennis, wala naman kasi talagang tamang hawak. Maging handholder ka or shake hand ka, wala rin tamang talagang stroke. As long na effective yung pagtira mo at mapasok yung bola at nakakagain yung points. Yung index finger na yung shake hand, ganito ang hawak. Ang ganito. Yung kamay, ibang kamay, harap yung kasamay natin. Ay minsan nandito yan. Depende. Pero may mga shake hand players na ang ginagamit nila sa baka nila ay yung same size. Okay, hindi bihirang gamitin to. Minsan, hindi nila nilalagay yan na parang traditional pen holder na walang goma sa likod. So, paano lang in-execute yun? Forehand, yung backhand. Pag ganito. Ang tawag dyan, similar style. Kasi si Dan, similar ang nagpasimula ng ganito sa backhand. Yung mga gumagamit dito, isa yung layo nakakalaro dati. Isa rin sa mga mentor ko sa table tennis. So, forehand niya ganito. Baka niya ganito din. Napakalakas ng baka niya. Wow! So, yan yung sinasabi sa inyo, may variation. At effective yan. Hindi dahil ito yung ginagamit mo sa baka na ito nagagamit mo. So, ganun din sa penhold. Kung focus natin mostly yung penhold dahil penholder ako, penholder yung cities. Nakikita ko kasi pag sa ibang laruan, kahit may sa Facebook o sa Messenger, may mga nag-PM sa akin. So, yung three fingers mo, kakadikit yan sa Chinese pen hold. Yan, sa baka naka ganito. Naka-curl siya. Ang support niyan, either itong index finger o yung middle finger. Tapos itong pinky, nakalutang lang yan o pandiin lang yun sa dalawang finger. Okay. So, forehand ganito yun. Kamay ni Sushi hindi agad ito. Straight. Ganyan ang kamay ni Sushi. Hindi din siya kumukonform dun sa recommended na hold. Okay, ganyan. No, Sushi! From way behind, once again, the backhand shows up late to the party. Fashionably late, but it wins the point. Didn't even know it had RSVP'd. Look at this, ripping backhand. Confidence when you need it, that's devastating. Dati ang tinuturo pa kailangan para kami hawak na bola sa likod. Pag gagamit ka ng pen, ganyan tama. Hanggang dumating yung kay Wang Hao, naging ganito na. Ganyan. Kasi more on makakapag-RPG na. Kaya sinasabi ko, wala talagang restriction o standard kung paano hawakan yung kaheta. As long na effective to, pumapasok to. At hindi nakaka-injury sa kamay nyo, sa wrist nyo, sa shoulder nyo lalo. Kasi ito yung lalo natin yung ka. Papakita namin yung basic stance, tapos kasama na dito yung tinatawag na ready position.
Ito yung neutral position na pag mag-de-receive ka ng serve or mag-de-grace ka. Okay, Chris, so pakita natin sa kanila. Kailangan yung paa natin ay shoulder width ang layo. Shoulder width apart yung paa natin para layo ka na pa. Tapos ano pa? Kailangan? Bakit? Tinapapat nila yung kamay nila na sobrang lakas. Hindi tamang stroke yun, mali yung pro-injury. Tapos hindi papasok yun nila. Hindi mo magiging consistent. Nare-repeat yung flat drive. Ibig sabihin, yung angle mo naka-flat. Naka-straight na ganito. Yan ang flat angle. Flat drive ka. Okay, yan yan. Kaya sinasabi nila ng flat drive. Kasi naka-straight lang to. Okay, naka-90. Pag sinabi nila sa inyo, i-close mo mo din po. I-close. Depende kung nasan yung kumano na kayo. Sabi, oh, close mo yung forehand mo. Siyempre yung forehand mo. Ito, ito yung backhand. So, i-close mo. Okay. Kung sabi, i-close mo pa, let's say, upstick mo yung kit mo. I-close mo. Depende yun. So, pagka ganito, naka-close yung angle mo ng racket. Pag forehand, kung naka-ganito, naka-flat. Kung naka-ganito naman, open. Ganito din yung backhand. Flat din yan. Tapos, baka na nakaganito, close. Okay? Tapos, baka na nakaganito, open. Okay? Isa na pedal kasi, isa lang ginagamit namin usually pag receive ng chop. So, minsan ginaganito namin, pero most of the time, ganito. So, open. Forehand pa rin. If you're wondering guys, ano itong nandito sa likod ko? Marami nagtatanong kung ano itong nandito. Okay? Finger grip po ito. Ito, finger grip po ito. At legal po ito according sa ITPL. Okay? Anything na ginigrip ng fingers natin, maging sa forehand or sa backhand, basta ginigrip ng fingers natin, pinatouch ng fingers natin, ginagamit pang grip, legal po yun. Any material pwede mo gamitin. Ibenta ng mga table tennis manufacturers. So, protection po ito sa goma namin sa bakat at the same time, grip po yan, tulong po yan sa amin. Pagka maglalaw. Okay, so balik tayo sa forehand. Any position, forehand, bend ang konti yung knees. Tapos, pag mag-forehand tayo, ang twist na natin ay ang ating waist. Tama yung dugo. So, mababa. Hindi po gumagalaw ang forehand natin. Angat. Baba, angat, down, up, down, up. Oh no! So, napansin niya, nag-error si Grace. Bakit? Kasi mali yung timing niya. So, ang isa pang kailangan consider sa table tennis tonight. So, kapag yung bola, papunta sa'yo, mag-backswing ka na. O, pagpangat siya on the rise. Ngayon, pagtalbog niya yung pinakamataas na talbog niya, yung peak ng bounce. Pababa, siyempre on the fall. On the rise, peak, on the fall. So usually sa drillings natin ngayon, dahil basic yung drillings na ginagawa, itirahin natin mostly yung bola sa peak ng bounce. Sa peak ng bounce, tumitigil kasi yung bola. Okay? Bago siya bumaba. So sa peak siya tumitigil. So mas madaling timing yun. Sa mga advanced level, ang bola tinitira. Tumitira ng on the rise, mayroon din yung on the fall. Okay, so ibang ano na yun, ibang level. Sa ngayon kasi basic tayo. So, mostly tinitira natin ang bola. Sa may peak ng bounce. Okay, so please, tara! Masalong backswing, ready mo lang ang bounce. Ready mo lang.
ka na? Diba? Sina? Pagod na yan ako. Hindi na sanay. Okay. So, yun yung forehand na basic ginawa naman. Kasi nyo, nag-error sa konti. Forehand challenge. Ang error niya is, pag forehand niya, boom! Balik ng bola. Minsan na-stack mo kami. Yung bumabalik yung katawan niya sa red. Para, try ng bola. Yung sabi, ha? Oo. Ang maling sabi, yung bola, pagkakot sa kanya, hindi siya nire-reach ng bola. Nag-i-stack pa rin siya. Yung tingin ko, wala pa rin. Ang nangyayari, hindi nagsiswing, dahil hindi nagsiswing na gano'n, hindi kayo nakapag-generate ng spin. Nangyayari, naiiwan, kamay, nandelalit siya, tinulak niya yung bola, walang spin. Nangyayari, bumaba yung bola. Saksak sa left. Kasi, walang spin. Hindi niya binabrush para buhatin yung bola, para mag-view. Usually, ginagamit natin pag TPB or traditional backhand. Ito, yung thumb na angat natin. Okay, tapos pinag-grip lang natin. So, index finger. Okay, dito ito. Paano? Angat, grip. Tapos, sa may backhand side naman, tinutulak natin yung racket. Okay, tinutulak natin siya. Okay, yung pinatutulak natin dyan, ito, finger natin sa likod. Okay. So, grip ng index finger, angat yung thumb, tutulak natin yung racket. Yan. Okay? Tapos, yung angles natin, dito, pag gusto natin i-close, tinutulak natin gamit yung thumb. Okay? Ganyan. So, natin open, ganyan din. Okay? So, ganyan. So, i-close, tutulak natin. Tutulak din natin yung mga gusto pa natin yung ma-close my ears. Tapos, eto syempre na ang okay. So, yan ang isang weakness na ang TPB. Kasi pag away from the table, wala na time power. Maliban na lang kung si Yung din tayo, kaya si Kim Tekso. Yeah. Ang lakas ng traditional nila. Master. Yung ganun nila. Ang lakas mo. Hindi RTD. Reverse. Pen hold backhand. Bakit sa tinawag na reverse pen hold backhand? Diba, TPB usually yung isang side lang ginagamit. Forehand side lang. Yun ang ginagamit ng pang forehand. Yun din ang ginagamit ng pang backhand. Forehand, backhand. Gagawin natin, point natin sa chin natin. Okay, walang galawan dito ah. Kung yung forehand mo ganito, yung angle mo, walang galawan. Lagi mo point mo lang. Sabay. Oh, walang galawan yan. Itulad lang din po natin sa ating katawan. Pagdating ng bola, backswing, sabihin, down tayo. Tapos up. Okay? Wala pong galawan ng kamay natin. May galawan ng konti yung wrist, konti lang. So, at ang bola, usually din, masama natin yung mga labgol. So, sampal. Dito naman yan. Sa dibdib. Sa dibdib, okay. Sampal. Depende sa taas ng bola. Usually, sa dibdib o sa mukha. Pag mag-swing tayo ng top two, dito sa chan, up, down, up. Pag sumat, dito. Okay? Dito. Boom! Flat drive, flat drive. Sorry, flat angle. Smash. 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 Yan ang smash natin na pen hold. Backhand na RTD.
Let's get it all. Okay. Okay, so. Your ball is all over the place. My ball is all over the place. So, 4 months. Sinisang na lang ba? Oo. Sinisang-sinila yung
DCQ tapos yung ECQ. Okay, forehand down the line. Ito naman back. Full straight. Hindi naman yung gagawin na. Good luck! Okay. Teka, pahinga muna ako. Ako napagod eh. Okay guys, sana nag-enjoy kayo kasi hindi pagod na rin kami. Kasi yung pag-thunders na. Saka tagal natin wala nila ako. Lalo na ako. Lalo. 4 months. Wala nila ako. So medyo madali ko rin napagod. Lalaki kita nyo yung pag-thunders. Ang sexy namin. Pero sarap na practice. Thank you pa. Ganun talaga, para bumalik yung palo. Hindi ka nabigyan yung palo. Basit-basit ang bola mo yun. Umpisa pa lang eh. Parang dito lang ako naman mag-forehand, mag-backhand. Walang timing, walang control. Nakaka-frustrate. So, kailangan ibalik yung palo. So, ngayon, hindi pa kagad babalik yung stamina mo kasi, ano pa, babalik lang na. So, next time naman. Kailangan ko mag-jogging. So, next time, papakita naman namin sa inyo yung kasama ang okay? So, sana nag-enjoy kayo, guys. Don't forget to like and subscribe. Lakotero. Pingpongero. Pingpongero. Hey. Thank you. Thank you.